Ako si Roland, from Tagum Davao. 18 years na ako dito sa Singapore. So, 2001, nandito ako sa Singapore. Trabaho ko dito as electrical engineer. Singaporean na rin ako ngayon, pero Pinoy pa rin ang pusong Pinoy. Nung nandito kami sa Singapore, siyempre, bagong pamilya lang, tulong-tulong kami. Maganda lang din kasi siyempre, parehas kami nagtrabaho. So, at least nag-start kami kumuha ng bahay. Doon kami medyo nahirapan kasi halos yung sweldo namin, binabayad lang namin doon. Yung pera, ano lang, tamang sakto lang siya na meron, tapos ubos agad, trabaho na naman, hintay naman ng sweldo. Parang nasa Pilipinas pa rin dati, pero meron lang mga natulungan na. Naisip namin na paano kaya magdagdag ng, ano, ng sweldo. In-invite ako isang beses ni Percival, ni Perse. And then, umaten ako ng seminar. Medyo negative pa ako doon pagdating sa pagbili ng kondo. Lagi niya akong in-invite, and then medyo na open na yung mind ko, okay pala. Then nag-start na ako mag-invest. Nag-upisa ako mag-invest sa ano, Davao, kasi taga-Davao ako eh. And then, nag-open ulit sa akin na ano, Studio City naman. Yun is RFO na. Yung patapos na nga daw, sabi niya 6 months lang, o magbayad ka lang ng 5%, ano, gano'y unit mo. Eh, hindi, sabi ko ba, ganun lang. Ganun lang pala, akala ko, mahal yung mag-i-invest eh. Hindi, kumuha ako kasi meron naman akong konting pera sa bangko, yung mga naipon-ipon ba, dahil nagpunta din kasi ako ng Middle East eh. Binayaran ko siya, and then, nung na-turnover, naparentahan din kaagad. So, the best. Pagkatapos nun, may sinabi na naman sa akin na ano, linear daw, linear. Kasi Makati. And then, siyempre, Makati, sabi ko, asto. Kasi dati, nagtrabaho ako sa Makati din. Alam mo, magkakondo pala ako sa Makati. So, kino ako, ganun din nangyari. Binayaran ko after 6 months na turnover, narintahan din siya kaagad. So, the best talaga pala. Di siya yung, ano lang, yung kwento-kwento lang na bili ka tapos hindi pa nagpaparintahan. Tuloy-tuloy, dalawa ha. Ibig sabihin, ano na yun? Ang nagbabayad ngayon yung nagre-renta na. Dalawang kondo ko, halos libre na siya ngayon. Ano yun? 2017. Dalawa, isa nung 2016. Then recently, this year, kumuha naman ko sa Binya. Ganun lang yung buhay. Dahil yung parental nito yung Binya? Kasi RFO na naman ulit yun eh. So, parental ulit. Pag mga ganyan na medyo okay yung location, nakaka-addict eh. Nakaka-addict kasi natuto nga. So, na yung mindset ko, na-open ng about investment sa property. Ngayon, hindi na ako kakabahan ngayon sa ano. Sa dati kasi, alam mo na, cycle ng OFW. Sumisweldo ka na ng mataas, tapos biglang nawalan ng trabaho, tapos bubaba naman yung sweldo mo. Nakakabahan ka ngayon. Ako, tayo nito, paano nga? Paano na? Parang nag-cycle lang siya. Okay na. Kasi walang investment ni. Eh. Ngayon may investment na ako, medyo hindi na ako takot. May tumatakbo na at alam ko nang patutunguhan ng future ba. Pag may ano, pag-asa ng yumaman pala. Kung OFW kayo, saan man kayo lupalop ng mundo, umpisa nyo na mag-invest. Kasi sayang, sayang yung opportunity. Lalo na ngayon na nag-boom ang Pilipinas. Basta mag-invest lang, umpisa nyo lang ng isa. Kasi ang kagandahan lang naman nating OFW, na-approve tayo ng bangko. Sa Pilipinas kasi, wala, ano lang talaga sila, renter na lang sila talaga doon. So, tayo yung magpaparent. Diba? Tayo yung mag-provide ng pwede lang rin. Lahat ng taga-Davao, invest na ba eh? Sayang, sayang. Sayang ang oras, sayang ang panahon. Hayag na kayo. Kung saan pa, maliwanag na. May nakikita na akong, ayun oh, yun ako oh, ang pera. Pag-uwi ko ng Pilipinas, alam ko na meron ako. May laman yung bulsa ko dyan. Hindi na ako matatakot na. At saka yung mga anak ko. Yung mga kondo doon, tag-isa na sila. Dalawa lang mga anak ko eh. Yan yung kondo ko. Diba? May mga house and lot pa ako. Yabang, diba? Pero totoo. Thank you! Balik Mayaman Action Program! Grabe! Power kayo, bay! Reach your life!